October 13, 2010, nasagip ang lahat ng 33 minero na na-trap sa gumuhong San Jose Gold and Copper Mine sa Atacama Desert malapit sa Copiapo sa bansang Chile. Tumagal ng 69 na araw ang mga minero sa ilalim ng minahan bago sila naiahon ng mga rescuer. Tinatayang mag-aalas 2 ng hapon ng August 5, 2010 nang gumuho ang San Jose Gold and Copper Mine na pag-aari ng San Esteban Primera Mining Company. Ang pangyayari ay nagresulta sa pagkakatrap ng 33 minero sa lalim na 2,300 feet. Upang malaman kung buhay pa ang mga manggagawa ng minahan at matukoy ang lokasyon na kanilang kinalalagyan, ay naghukay ang mga rescuer ng mga butas na may 13 pulgada ang lapad. Noong August 22, sa 8th exploratory drill ay bumalik sa ibabaw ang drill na may nakatip na isang sulat na nagsasabing nasa maayos na kalagayan ng mga minero. Napag-alaman na nakapagtago ang mga ito sa isang underground emergency shelter area nang gumuho ang minahan. Isang beses lamang silang kumakain sa loob ng isang araw upang hindi agad na maubos ang baon na pagkain at ang tubig na kanilang iniinom ay nakukuha nila mula sa mga bukal at radiator. October 13, 2010 ay isa-isang iniahon ang mga minero gamit ang isang custom-made capsule na pinangalanan ng mga engineer na Phoenix 2. Tinatayang umabot sa 20 milyong dolyar ang kabuuang halaga na nagamit sa pagsagip ng mga na-trap na minero.